Good morning mga kapuso! Ayan, ito si Vincent ng Pepito Manaloto. Welcome back to my channel! Alam nyo ba ito nagka-drive kami ngayon dito sa NLEX at papunta kami ng Norte. Ayan, wala lang, mag-road trip lang kami kasi gusto naming i-try, ma-experience yung ano, yung extension ng T-Plex. Yung bang diretso na sa Baguio, yung labas mo na yung Rosario, La Union na, 'di ba? So, curious lang ako eh, kaya gusto ko ma-experience eh. Wala lang, basta kami kung mapapadiretso at maluwag naman papuntang Baguio, edi Baguio. Ngayon, kung hindi naman po pwede at medyo mahigpit pa at pababalikin kami, edi balik. May baong kaming pagkain dito sa kotse, wala kaming babaan. Oh, basta naka-ready kami sa ganun. Basta road trip lang 'to. Ayan, so ngayon naman, pumapasok na kami sa STX. Okay? It's 9:25 in the morning. Siyempre, nag-CR muna tayo sa isang gas station dito sa loob ng T-Plex. At huwag kakalimutan, siyempre, kailangan meron ka laging baong alcohol. Ayan, alam nyo ba, yung dating pinakadulong exit lang dito sa T-Plex, itong season. Oo, yung going to Jose Rubio. Ngayon, na-extend na nga po ito at nung July 15 ay binuksan na po itong exit natin sa Rosario, La Union. Ayan, so nakalabas na po kami ng T-Plex. At eto na nga, totoo nga, paakyat na kami. Paakyat na ng Baguio. Seryoso. Yes, finally, in 2.5 hours, 11:30 na po eh. Eto na kami sa Baguio. Nasa Baguio na. Ang galing! Alright. Meron pong mga ilang mga checkpoints pero hindi naman mahigpit kasi nga maluwag na rin naman. Nakakadaan na rin naman yung mga tao. Tinatanong lang nila kung saan pupunta. Ganyan, ganyan. O, tapos pinapakita naman namin yung aming mga IDs. Alright. Baguio na! Uy, hala. Oh, meron pa accident dito. Ano nangyari kaya sa kanya? Ayan, so eksaktong alas 12 ng tanghali, mga kaibigan. Eto na. Nasa Baguio na kami. Tama, totoo nga ang 3 hours lang. Ang galing! Baguio-Baguio na! Okay. So, ang iniisip namin ngayon ay kung saan kami magla-lunch. Saan ba masarap din mag-lunch? A few moments later. Alright. So, ngayon guys, eto na kami ngayon sa Baguio. Nasa poblasyon na kami. So, medyo dito yung mahigpit na checkpoint. Ano? So, sa makatuwid, to make it short, reject. Hindi kami makakapasok ng kabayaran. Dahil meron silang batas dito na
Kailangan ka palang mag-register online kapag ikaw ay taga-ibang lugar, especially kung taga Manila ka. Oo, ganun. Na kailangan mong mag-register sa kanila. Saan ba yun? hdf.baguio.ph hdf.baguio.ph. Mga requirements doon, mga medical certificate, yung registration mo sa kung nag-online ka man, mga yung kung anong business mo, kung anong transaction na papasukin mo dito. So, okay lang, edi babalik na lang kami. Bye-bye. Hindi ba? All right. Oo. So, ayan, hanggang dito na lang muna tayo. Ayun. Hindi tayo makakapasok mismo sa bayan, sa kabayanan ng Baguio. Kaya, this is an, Marcos Highway. Marcos Highway na ito. Dulo ng Marcos Highway. Dulo to ng Marcos Highway. So, tayo ay babalik na. Bababa na tayo ulit. reject tayo. Reject. And it's okay. Ito pong lahat ng nakapilang ito, medyo hinohold po sila dahil nga i-check pa ang kanilang mga permits, mga certificate nila, mga ganon. Alright, so since hindi kami nakapasok sa Baguio proper, dito lang kami ngayon sa Marcos Highway. Ayan. So, bumaba na rin kami sa glit para makapamili ng konti. Uuwi na kami. Pabalik na po kami. Pauwi na kami. Nakapamili lang ng konting mga gulay at saka walis. Oo. Walang kabuluhan ang pagpunta mo ng Baguio kung wala kang dalang walis at saka mga lettuce at saka broccoli, di ba? At saka yung strawberry jam na 3 for 100. But anyway, okay lang. Road trip lang naman talaga. Tsaka ganun talaga ang sitwasyon ngayon, di ba? So hindi ka pwedeng magmamaarte, hindi ka pwedeng magmataray. Kailangan sumunod ka sa batas. So nagbakasakali lang kami na baka pwedeng makapunta ng ganun-ganun lang. Oo, so mahigpit pa sila hanggang ngayon and it's okay. Alright, so stopover muna kami dito sa Clean Fuel kasi magla-lunch muna kami dito sa restaurant na to. Ayan. Okay. Ito na kasi yung pinaka-rotonda na papasukan na ng T-Plex ulit. Ayun, no? So, kakain muna kami ng lunch and it's 2 p.m. Ayan, so it's 10 to 4, mag-aalas 4 na ng hapon. Papauwi na kami, andito na kami sa SETEX at malapit na kami ulit sa NLEX. Ayan, kita mo nakataas na yung paa nitong isa. Nangangalay lagi yung kanyang kaliwang paa. Kaya ayaw-ayaw niyang mag-drive ng automatic kasi nga daw walang ginagawa yung kanyang kaliwang paa. Nangangalay. Okay lang yon, ganun talaga, di ba? At least, ang pinaka-natutunan natin dito ay dapat susunod lang po tayo sa mga rules, sa batas, para wala po tayong stress at wala po tayong magiging problema, hindi ba? So, dire-diretso kaming sumugod doon. Wala naman talaga kaming mga dalang mga documents or hindi kami nag-register online. Kaya, hindi namin dapat ipilit, di ba? Walang konsehal, walang artista. Pantay-pantay tayo, hindi ba? Alright, please subscribe to my YouTube channel. I am Vincent. Alright, thank you!